Hello mga ka-recipe, good morning! Welcome back sa aking kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng fried pusset. Yung medyo malalaki na pusset. So, paano natin ito ipa-fried at paano natin ito palalasahin. So, ito na po. Meron po tayong kamatis, meron tayong sibuyas, at meron tayong luya. Meron tayong asin. At of course, ito po yung pusset natin. Nalinis na po to siya. Medyo malalaki po siya. Tama lang, actually tama lang din naman ang laki niya. So for that, hihiwain natin ito ang kamatis. At ipasok natin ito mamaya. So, ayan na po. Halo-haloin po natin kasi ilalagay po natin ito sa loob ng tiyan ng ating pusit. Lagyan po natin ng asin kaya para magkalasa po doon sa loob ng ating pusit. So, ito po ang pusit natin. Yan po. Nalinis na po natin siya. Natanggalan na rin po siya natin ng bituko sa loob. So, dito natin isasarpak ito ating pinaghihiwa. So, syempre, dahil tinanggal ko yung ulo niya, yung dalamay niya. Yan. Ikiklip natin siya. Meron tayo dito toothpick. Iklip natin siya. Side by side. Yan. And then, meron po tayong cornstarch. Sasawsaw po natin dito. Hindi po natin siya babasahin ng tubig. Ganyan lang po siya, tuyo lang po siya. Then, haluan po natin siya ng punting asin para magkalasa ay ating pusit mamaya. So, yun po. Haluan po natin siya. And then, yan po. Sasaw-saw lang po natin dito ang ating pusit. So ito po mga ka-recipe, ready na po para i-fry ang ating pusit. So dahil mainit na po ang ating mantika, lalagyan na po natin ang ating pusit. Ayan. Actually mga ka-recipe, mabilis na naman ito sa maluto ang ating pusit. Hindi natin kakailangan ibabad sa hindi natin kailangan patagalin ang ating pusit sa mantika or talagang pritong-prito talaga siya kasi magkukulat po yan siya na magkukulat siya. So, tingnan po natin. Ayan po mga ka-recipe, nakikita niyo, maganda na po yung kanyang kulay. Binaliktad po na po siya. Ayan po mga ka-recipe, luto na po ang ating fried pusit. Napakaganda po ng kanyang itsura, kanyang kulay. Ayan po ang kanyang itsura mga ka-recipe. Nakakatakam na siya ang kanyang. So, ayan na nga po. Luto na nga po ang ating fried pusset. So, mga ka-recipe, kung nagsasawa ko yun ang adobong pusset, inihaw na pusset, pwede nyo po ito gawing itong recipe na po ito. Napakasimple, napakadali lamang po. So, hanggang sa muli, happy eating mga ka-recipe.